Bukas daw si CPP Founding Chair Jose Maria Sison sa naunang pahiwatig ng Pangulo na ibalik ang peace talk sa mga komunista. Narito ang exclusive report. Nasa ikalimang round na sana na formal talks ng peace negotiations sa pagitan ng gobyerno at Communist Party of the Philippines National Democratic Front o CPPNDF. Pero hindi na yan natuloy noong May 2017 dahil sa binanggit ng administrasyon ng mga pag-atake ng New People's Army, si Pangulong Duterte may mga naging babala pa noon. I will arrest all of you and throw you to the slammer. Pero nitong isang linggo lang, may ganito siyang sinabi tungkol kay CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. I don't like his style, but I do not hate him. We are friends. And we can be friends. Before he goes to the blue yonder, kindly find time to talk sensible peace. Wina-welcome ko yung salita niya. Mas mabuti na yun kaysa ano, yung hostile siya, no? At kung gayon, yung peace negotiations, pwedeng ano, buksan. Basta't mag-usap yung mga kinaukulang panel, yung panel na magkabila. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Sison na wala pang napag-uusap ang timeline kaugnay ng peace talks. Sabay hirit, wala pang sinasabing kwan timeline. Basta sabi ni Duterte, sige kayo, meron naman bantay. Sige kayo, maiksi na ng panahon natin. Saka maiksi na rin yung term niya. 3 years, last half of ano, latter half of his term. Ang paulit-ulit ko paabot kay Duterte, gamitin niya talaga yung panel niya at magpa-briefing kung anong nangyayari, kung anong dapat gawin. Nakapanayam si Sison sa The Netherlands sa gitna naman ng paggunita ng Pilipinas sa 33rd anibersaryo ng People Power Revolution. Sabi ni Sison, bagamat lumalakas ania ang oposisyon, di raw yun sapat para magkaroon ng isa pang revolusyon sa ngayon. Walang tulis itong celebration na para talaga maramdaman ni Duterte na ayaw na siya ng tao. Ang nakita ko pa lang ngayon, yung attempts to strengthen the broad united front. Mariz Umali, GMA News.